Guys, my name is Polisiaco. Welcome sa ating channel. So kung hindi ka pa naka-subscribe and i-click ang notification bell kasi mga vital information ang ina-upload natin ngayon. So pag-usapan natin ngayon ang mga terminologies kung mag-a-apply ka or tayo. Ay meron na pala ako. O kayo ng bahay sa mga bata pa gustong magkabahay. At wala pa nagpaplanong bumili, kumuha, kung saan maganda. Yun ang initial na sasagutin natin ngayon. So, pag-usapan lang natin yung mga terminologies na sa pagkuha ng bahay, no? So, unahin natin yung equity. So, number one is equity. Ano nga ba itong equity? So, ang equity guys, ito yung amount ng bahay, certain amount, like 20, ang common 20% na ginagamit. Down payment, 20% equity, ay itatayo na namin yung bahay mo. Laging sales talk ng mga agent or ng mga developer. So, sample, may 1,000,000 yung bahay mong kinukuha. So, kung 20% yan ay 200,000 equity, which is, nasabihin niyan, depende, 1 year installment, o 2 year, ang common ay 2 years installment, bago nila itayo yung bahay mo kukunin. So, yun yun, equity. At pagkatapos ng equity, mag-aano ka sa pag-ibig, kung pag-ibig ba o bang financing ang gusto mong mangyari, na through pagbayad, so, pwede yon, yun yung kondisyon. Pero hindi ka pa makakalipat hanggat hindi ka na-approve ng pag-ibig or ng bank financing. So, mamaya puntahan natin yung bank financing. The other one, ang isa pa ang terminologies dito ay yung RFO. So, ano ba yung RFO? So, ang RFO guys, itong Ready for Occupancy. Ang ibig sabihin nun, another example, kung 1,000,000 yung bahay mo, may offer sila ng RFO. So, which is na 20% ay 200,000, ibabayad mo agad, makakalipat ka na. So, pero, mang condition, i-approve, papa-approve mo yan sa, kung gusto mong utangin uli, papa-approve mo yan sa pag-ibig or sa bank financing. O kaya, ang option mo ay mag-in-house ka installment, which is na medyo mabigat kasi maikli lang yung short term lang siya. Ang mga karamihan kasi sa in-house ay maikli lang, 15 years, so medyo mabigat. Pag 1,000,000 or 800,000 na yung installment mo, is around 10,000 or more. So, di avail, di ba? So, bank, another one is, unay, balikan natin yung reservation. So, di ba pag nag-tripping ka, laging sinasabi ng mga agent, mag-reserve na po kayo kasi po ubos na yung unit. O kaya, para mauna kayo. Commonly, ang reservation depende sa unit. Mayroong 2,000, mayroong 5,000, mayroong 10,000. Yun. At dito lang maraming nabibiktima sa reservation, no? Kapag nag-trippings kayo kasi, ay kung hindi talamang kayo sigurado talaga, no? Huwag na kayong mag-reserve kasi sayang lang yung reservation. Refundable yun. Hindi nila i-refund. Non-refundable pala, sorry. Hindi nila i-re-refund yun. Ang duration nun, pwedeng 1 buwan, i-re-renew mo sa kanila, pwedeng 3 buwan. O after nun, pag hindi ka pa nakapag-decide, automatic ay forfeited yung reservation mo. I-re-resell uli yung slot mong i-reserve. So, yun po at, base sa aking experience, yung reserve po ay maraming nabibiktima dyan na hindi naman pala sigurado ay nag-re-reserve na. So, nag-change mind. Wag na lang. So, sayang yung pera. Pwede kayo mag-tripping. Pero, siguraduhin mo mag-find to check na location ay okay. Okay sa'yo. Comfortable kang magbayad. Diba? So, panglima na tayo, ano? Bank
pag-ibig loan. So yung pag-ibig ang medyo ideal, medyo mahaba nga lang ang proseso, magre-requirements ka, employer, ang others ano pa, credential. Pero ito yung mas prepared kasi pag-ibig ay nagbibigay ng long term. Depende sa age, sa bracket, depende sa sahod, kadepende lahat. So maximum niya ay 30 years. So medyo maikli na ako, 1 million, almost 5,000 lang, di ba? So saan bang mas maganda, di ba? Yung bank financing o yung pag-ibig? Siyempre sa pag-ibig ka. Kasi si bank financing kasi, although mabilis yung approval ng bank financing, no? Kasi may mga private, ano yan, may private investigator o private, tawag nito, yung nagba-background check, mabilis talaga. Lalong-lalo na pag ikaw ay medyo mabigat, OFW or seaman, kumo, eh, mabilis yung approval. Kaya lang, mabilis naman silang maghatak kapag nagka-problema ka. Example, eh, bigla kang hindi nakasakay kasi seaman ka, or bigla kang kayroon ng emergency, mabilis ang penalty ng banko, mabilis yung hatak. So si pag-ibig, medyo mahaba yung binibigay na time slot para makarecover ka. Mas prepared pa rin yung pag-ibig. Hanggat may iwasan, iwasan nyo yung bank financing kahit medyo may pera kayo. Kasi yun niya, marami tayong nakilala na napupurpeted yung kanilang hinulog, or kaya mabigat yung ano, tinatawag na penalty, mabilis. So ito yung pinakamagandang, yung mura. So ano ba itong mura? Yung acquired asset, kung tawagin, either bank financing or pag-ibig po, ay meron po yung mga acquired asset. So ito yung mga sikinhan ng bahay na foreclose, na nire-resale or open agad. A-applyan nyo lang. So pupuntahan nyo yung location, i-check nyo. Mas maganda yung acquired asset ay walang nakatira. Kasi pag in-applyan mo, ay wala ka nang iintindihin. Ipapagawa mo na lang kung medyo may konting sira. Kung madalas acquired asset sira-sira, wala ka nang, hindi ka na magbabayad sa mga nakatira. Kasi kung yung acquired asset po ay mayroong nakatira, eh, si pag-ibig naman, parang binibigay ng hindi lang ma-force yung nakatira. So, ang binibigay ng obligasyon doon sa bibili uli, ikaw yung bahalang magpalipat. So, which is konting problema yun. Diba? So, another suggestion is, magkano ba talaga ang kukunin mong bahay halaga? So para sa akin, no, depende yun sa amount ng salary mo. At siguraduhin mo, kasi ito pag kumuha ka ng bahay, lalo na sa pag-ibig, ay long term. Siguraduhin mo na mayroon pang matitira sa sarili mo. Ilabas mo lahat na expenses nyo, kasama lahat-lahat na, at least meron kang matira ng 20% ng sahod mo para sa sarili mo. So ito kasi yung tinatawag na reserve mo for emergency. Ibig pa, ito yung reserve mo para pag retired mo, eh meron ka pang, meron pa tayong fund. So it's a matter, depende yun sa expenses, kanya-kanya tayong expenses. Basta at least 20%, kasi pag sagad na po kayo, eh medyo, oh, pag retired mo, oh, kung ayaw mo na magtrabaho, ay hindi mo na kaya pala magtrabaho. Oh, may bahay ka nga, ang ganda ng bahay mo. Pero wala ka naman pera. So what is the next step kung wala ka ng pera? Di ba? So ibibenta mo yung bahay mo para magkapera ka. Which is, hingi ka ng donation kung kani-kanino man. Oh, which is hindi maganda. Yun po ah. Napakagandang topic natin. At mas maganda po kung sa pag-ibig kayo kukuha, kasi si pag-ibig, yun nga, I mentioned earlier na mahaba yung slot na binibigay. If ever na magka-emergency ka, so mahaba yung priority nilang time slot, years.
minsan nga po nakahulog ka na dyan ng mga ilang taon eh, kahit hindi ka nakakabayad, ayun pa rin, malaki pala ang chance mong makarecover. Yun po, thank you. So yan po ang mga terminologies natin sa pagkuha ng bahay at suggestion ko lang po yan. At maganda, yan po ay hindi nakukuha sa school, nakukuha yan sa experience. So, hanggang sa susunod po, thank you for watching. My name is Pulis ako. I remind you again, please subscribe my channel and click the notification bell para updated ka sa ating mga videos. Thank you for watching.